Karen, good morning. Magandang umaga, Henry. Kasalukuyan nagtipon-tipon ngayon ng iba't ibang sektor at kawani ng gobyerno dito sa EDSA People Power Monument para sa pagdiriwa ng 37th anibersaryo ng 1986 People Power Revolution na may temang pagkakaisa tungo sa kapayapaan at pagbangon. Kaninang alas 7:30 ng umaga ay sinimulan ang symbolic gagracing activity dito na pinangunahan ng Armed Forces of the Philippines. Nag-alay rin ng bulaklak ang mga opisyal ng gobyerno sa People Power Monument at ngayon ay ginagawa ang pagkanta sa mga awiting sumikat noon. Narito rin ang iba't ibang mga panauhing pandala dito sa People Power. Nandito si Chairman Rene Escalante, ang National Historic Commission of the Philippines Chairman. Narito rin ang iba't ibang mga Spirit of EDSA Foundation na si Chairman Christopher Carrion, Mr. Bobby Aquino, at si Ms. Rebecca Aquiano, na sila naman ay mga miyembro ng August 21 Movement. Narito rin ang iba't ibang mga sektor ng mga kabataan, organisasyon na narito para alalahanin itong pagdiriwang na ito pagbunita sa EDSA People Power Revolution. Henry? Karen, may naasahan ba ng mga personalidad at iba pang grupo na dadalo dyan ngayon sa People Power Monument? At ano ang inaasahan mga aktibidad maya-maya? Yes, Henry. Sa katunayan, medyo patapos na yung programa dito, alinsunod dito sa kanilang programa at wala pang ibang personalidad maliban doon sa aking mga nabangkit. Mamaya naman ay meron na kakaroon naman din ng isa pang pagtitipon doon sa EDSA Shrine. Pangunahan nito ng angat pangarap sa EDSA People Power Celebration kung saan dadaluhan ito ng iba't ibang mga organisasyon, maging ang mga kabataan na pinupunita itong pagdiriwang ng EDSA People Power Revolution. Okay, maraming salamat, Karen De Guzman. 37 years ago, nangyari po yung natawag na People Power Revolution.